Pinaganda na ng Department of Energy ang publiko sa posibleng epekto ng El Niño sa supply ng kuryente sa buong bansa. Minamadali naman ng NGCP ang tatlo nilang major projects na target matapos ngayong Agosto. Si Ryan Lasigas sa Sentro ng Balita Live. Aljo, bagamat inaasahang titindi ang epekto ng El Niño sa bansa, hindi naman nakikita ng Department of Energy na magkakaroon ng malaking problema sa kanilang hydroelectric power plant. Sa kabila nito, tiniyak ng DOE na nakalatag na, Aljo, yung kanilang mga alternatibong kagamitan o paraan para maibsan ang problema sa tag-init. Apat na yellow alerts ang posibleng maipatupad ng Department of Energy o DOE kasunod ng inaasahang epekto ng El Niño sa bansa. Sa laging handa public briefing, sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Guevara, posibleng magtaas ng isang yellow alert ngayong buwan ng Hulyo, habang tatlo naman sa buwan ng Agosto. Binabantayan ngayon ng DOE ang apat na hydroelectric power plant. Ang level kasi ng mga plantang ito ang magdedetermina, Aljo, sa kapasidad na kanilang ma-generate sa oras na tumindi ang epekto ng El Niño. Sa ginawa nilang simulation, nakitang maaaring mabawasan ng 50% hanggang 70% ang capacity ng mga hydroelectric power plant. Pero sabi ng DOE, so nag-project tayo niyan, tiningnan natin yung demand profile, nakita naman natin na parang sa taong ito, hindi natin na-reach yung projected demand. Ibig sabihin, mababa yung demand natin by about 300 to 500 megawatts. So dahil doon, hindi namin nakikita na magiging major problem for this year itong ating mga hydroelectric power. Aljot, magtitiyak naman ng DOE, handa sila sa posibleng epekto ng tagtuyot ngayong taon. Sa ngayon, minamadali na rin daw ng National Grid Corporation of the Philippines ang tatlong major projects nila na kinabibilangan ng San Hermosa, San Jose, Mindanao Visayas Interconnection Project at Cebu Negros Panay Project 3 na ipinangakong matatapos sa buwan ng Agosto. Pag natapos po yung tatlong major projects na yan, yung impact po ng El Niño ay maiibsan dahil meron po tayong pagkukunan ng energy na posibleng magkulang dahil wala po yung ating mga hydro. Ngayon, marami po sa hydro plants natin ay located sa Mindanao. Maganda naman sa Mindanao, 2/3 lang po ng kanilang supply ang nagiging demand nila. So, hindi po magpo-pose ng problem para sa Mindanao ang ating El Niño. Gayun din po sa Visayas. Sa Luzon po yung medyo malaki ang impact. Samantala, Aljo, ang National Irrigation Administration o NIA naman tiniyak na handa na sila para sa inaasang epekto ng El Niño sa bansa. Sabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen, nagpapatupad na sila ngayon ng alternate wetting and drying system. Sa pamamagitan po ng sistemang ito, maka-reduce po tayo, makatipid po tayo ng around 20% ng patubig. So kung ang forecast halimbawa ng Weather Bureau ay makita namin na around 20% ang mga apektuhan, at least covered pa rin po. Aljo, aminado ang NIA na talagang maapektuhan yung kanilang supply ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Halos buong bansa, Aljo, base sa kanilang assessment, ang posibleng maapektuhan. Pero mas pinakamaapektuhan, Aljo, ang Ilocos at Visayas region. Aljo. Ryan, posible kayang ma-extend pa ang pag-iral ng yellow alert at posible pa kayang ito'y umabot sa red alert? Well, Aljo, base doon sa simulation na ginawa ng DOE, wala silang nakikita na magtuloy-tuloy ito hanggang sa red alert. Ang nakikita lang talaga nila ngayon hanggang apat lang na yellow alerts dahil, Aljo, maagang napaghandaan nga ng DOE at nagpapasalamat sila sa kanilang mga generators dahil nakikipag-cooperate talaga, Aljo, ang sinasabi dyan ng DOE. Yung iba talagang nagkaroon na ng maintenance shutdown bago pa man yung summer season, habang yung iba naman ay gagawin pagkatapos na ng tag-init. Aljo. Sa National Irrigation Administration naman, NIA, may inilatag ba silang tulong sa ating mga magsasaka upang maibsan ang epekto ng El Niño sa kanilang kabuhayan? Yan, Aljo, yung unang tiniyak ng NIA para at least hindi naman talagang madapa or mapadapa ng kakaharapin nating problema sa El Niño. At ang payo din ngayon, Aljo,
ng NIA sa mga magsasaka ay magkaroon ng tinatawag na water management. Ito yung LGM tinatawag nila na pagkakaroon ng retarding basin. Dahil nga, ang sabi ng PAGASA, meron pa tayong mararanasang mga pag-ulan from July hanggang September dahil yan sa umiiral na habagat naman. So, yung retarding basin na yan ay gagamitin para mag-imbak ng tubig at yun ang gagamitin, Aljo, pagka naramdaman na talaga natin yung matinding epekto ng El Nino. Ang long-term plan naman ay ang pagkakaroon ng mga high dams ayon sa NIA. Aljo. Maraming salamat, Ryan Lesigues.